grabe, grabe, no? And I would like to present to you the Sumalinox siblings. Sige nga, palakasan ng ingay, ng pala. Sino po for upline Jock Sumalinog? Upline Carlos Sumalinog? Upline Melanie Sumalinog? Ako po. Yay! Alright, okay. Nakisali, ikaw din. Joke na. Okay, alright. Hi, 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 how are you? Kulang pa na isang mic. Oo. Wala na? Okay, sige. Okay, so, busy. Would you like to say anything else muna sa ating iFern Nation? Yes, grabe ang dami nyo. Bilisan na natin. iFerntastic Morning. Sino po dito yung hindi pa member? Ay, wow, ang dami. Grabe. Sandali, ulitin natin para i-video ko kayo. Kasi bukas, paglabas nyo dito, members na kayo. Ready na ba kayo maging member? Ayan, okay. Again? Sino dito yung hindi pa member? Taas kamay. Oh, ayan, okay ha. Vinidyohan ko na kayo, nakikita na ni Sir Tom. Oh, malay mo may palibring package ngayon. Charot! Okay, zero call lang. Ayan. Okay, si Upline Carlo. What's up, iFern Nation! iFerntastic Morning. Ayan, iFerntastic Morning. Team Unstoppable! Thank you. Ayan, welcome po ha, sa Escriba Bar. Actually, comedy the bar po to. De, joke lang. Okay, so, tawag doon, are you happy right now? Of course, seeing you, your group, na of course, continue growing and all that. So, ang una kong sigurong tanong would be, tawag doon, sino ba si Mel? Sino si Carlo? Sino si Jack bago mag-iFern? Para makarelate din yung iba. Baka kasi some other people here might be thinking, baka mayaman na sila to begin with. Kung maga, ano ba mga background ninyo? Saan ba kayo saan kayo nanggaling? And ano yung mga naging experience nyo before? At paano kayo na-led dito ngayon sa iFern? So, kahit sino po, sino gusto mag-start? Inutusan ako ng bunso. Sino ba ako? Sino ba ako bago mag-iFern? Raketera, ambisyosa, ano pa ba? Yung pinaka-best description sa sarili ko is ambisyosa. So, never akong nakokontento sa mga bagay-bagay. So, kahit mga out of this world na mga pangarap or mga bagay na hindi ko akalain na matutupad is dream ko na years ago. So, ambisyosa is the right term na i-describe ako. Ambisyosa and raketera. Sino dito yung mga ambisyosa? Ayan, ang dami, di ba? So, ako dati gusto ko yung social climber is equals to ambisyosa. So, if you have friends na mga social climber, mga ano po yan, good trait po yan para sa mga tao na nag-a-achieve more. So, yun po yung mga payaman. So, pag sinabihan ka ng social climber, okay lang yan. That is equivalent to ambisyosa. Okay, thank you, Upline, for that question. Carlos Sumalinog po. Ako po ay nurse by profession. Empleyado dati, nag-OFW. So, dating OFW, overseas Filipino worker. Sino po mga OFWs dito? Former OFWs. Nakakita na ng OFW. Nakaamoy na ng OFW. Alright. So, mga kabayan, kasama niyo po ako doon. No? So, ako naman po siguro ako po ay isang mapangarapin. No? Kung ang ate ko is ambisyosa, ako po mapangarapin. Kasi hindi biro ang mag-abroad, di ba? Kasi nga kailangan mong, you have to aim high. Tama? So kaya ako nag-abroad at that time kasi yun yung nakikita kong opportunity para, alam mo na, kumita. Pero again, Carlos Sumalinog, nurse and OFW. Yan. Ayan, iFerntastic Morning po. Ayan, ako naman po si Jack Sumalinog. I'm the youngest po sa pamilya Sumalinog. So ako naman po ay employee din sa isang Australian accounting firm. So ako po ay employee and kumbaga ako yung 'di ba? Siyempre may panganay. Pang ilan ka ba?
Third. Ako yung fourth. And ako siguro yung ano, ako siguro yung pinakamatigas ang mukha po sa pamilya po namin. So, siya yung pangarapin. Ah, siya yung ano nga siya? Ano ka nga? Ambisyosa. Siya yung pangarapin. Ako naman yung black sheep sa family. Yes. Pero, because sa pattern nila, sinunod ko lang po yung pattern. Dati pa pala ako nagka-copy upline kasi mga idol ko po sila. So, yun. May pangarap din naman po ako. Yan. Bakit mo ba laging sinasabing black sheep ka? Ano sa ang banda? Hindi ko kasi nararamdaman na black sheep siya, pero lagi niyang sinasabi na black sheep siya. Hindi ka sheep, so siguro dog ka. Black dog ka. So pwede, saan? Pwede saan? Din pig. Bakit, hindi nga, bakit mo nasasabi na black sheep ka? Ano, kasi sila kasi po, ate ko, tsaka yung kuya ko, sila yung, kumbaga, sa education, mga successful sila. Sila yung graduate, sila yung, ang tawag nito, sila yung nag-aral talaga. Ako, since bata, ako yung bunso, ako yung nakakahingi noon talaga lagi sa kanila. Ako yung happy-go-lucky. And siguro dahil doon, nagkaroon ako ng, kumbaga parang, alam mo yun, yung mga wrong decisions in life, andyan na yung nakabuntis ng maaga, and hindi inayos yung pag-aaral. So, yun yung feeling ko na, kumbaga, definition ng black sheep. Ako yung pasaway sa family. Sino dito yung mga pasaway sa family? Ano linis sa perfect ta. Sino dito yung banayad, yung mabait, yung after ni God, Mother Teresa, ikaw na agad. Hindi, yung naalala ko kay Jack, ilang taon ka ba, elementary siya. Pinagalitan siya ni Mama, tapos nagdala siyang damit. Ate, lalayas na ako, ate, lalayas na ako. Tama na, elementary ka no? Siya yun. Gago, ikaw yun. So, dalawa pala silang lumalayas. So, pasalam ko si Jack yun. Tapos din, nandun siya sa labas ng pinto. Sabi ko, ha, ba't ka lalayas? Eh, kasi si Mama, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos, magkano pera mo? 200 pesos. Ay, wow! Mabubuhay ka na dyan. Sabi ko, so, pagka lumayas ka, 200 pesos, kaya mo mabuhay? Hindi, o, di tiisin mo yung bunganga ng nanay mo. Wala kang magagawa. O, di bumalik siya sa loob. Diba? Kasi mga bata, akala mo, napakadaling maglayas. Pero my God, napakahirap. Napakahirap pag nasa labas ka na ng bahay. So, kung ang nanay mo bungangera, pero mabait naman yung nanay ko, baka nanonood siya sa live. Ganun lang talaga siya. So, pag yung nanay mo medyo makuda, tapos wala kang pwedeng ipagmalaki, wala kang choice. Kailangan mong tiisin. O, di nagsama-sama kami kasi wala kaming choice. So, sa isang bahay, lahat kami nandun hanggang sa nagkaanak ako, nagkaanak si Jack, nagkaanak si Carlo. Uday, nasa isang kwarto kami. Ganun. So, di chinaga namin yung nanay namin. Eh, nung medyo may kaya na kami, yung nagkaano na kami, nagka-pera-pera na kami, di yung nanay ko na lang yung naiwan sa bahay. Diba? So, siya na lang doon, tsaka sa papa. Ayun. Tsaka yung isa kong kapatid. Oo, tama. Yung sinabi niyang nasa isang bahay lang kami, kami yun. No? Ilan ba tayo? Apat na family. Sila, ako, si Jack, tapos kami nila Michelle. No? So, ano yung... May hindi naman kaliitan yung bahay, medyo kahit papaano malaki-laki ng konti. Pero sa dami namin, wala siksika na talaga para kaming sardinas, no? And doon nga yung karamihan, 'di ba, pag naglalatag kami, yun yung pinapakita ko. Yun yung kami, magkakasama kami sa isang bubong lang dati. Hanggang sa technically, syempre, we are starting a family. So we have to our own lives. Kumbaga, kanya-kanya na kami, 'di ba? Hanggang ngayon nga, sabi ni nga ni Ate, yung bahay na 'yon nandiyan pa rin, no? Ang bahay na 'yon na pinagmulan namin, kumbaga kung saan yung strong foundation ng family namin kasi doon talaga na build. I mean, dati pa naman mas lalong na build nung magkakasama kami kasi lahat kami hard worker eh. I mean, hardworking employees kami. Employees lang kami lahat, no? Sila raketera, nanay, tatay ko may business. Pero kumbaga, yun nga, dahil nga dun sa pagsasama na yun, mas lalong na-build yung camaraderie, yung alam mo yun, yung cooperation namin sa isa't isa. Hanggang siguro nadala namin dito sa iFern. No? Kaya, may ano rin eh, meron ding pros and cons eh. Tama? Kung magkakasama kayo sa bahay, i-cherish nyo. Kasi time will come, magbubukod-bukod kayo. Tama? Pero wag naman kayo forever na sa isang bubong. Iba na yun. Alright? Kumbaga, ano na, kumbaga, you should aim higher. Alright?
Alright, so grabe, isang tanong pala, ang dami nila sagot, no? Ay, may tanong pa pala. So, paano din makakma yung music? Maya-maya, okay. So, since nabanggit naman na, no, nabanggit na yung tawag doon, yung para, nag-iPhone and all that. So, at least pinakita natin sa buong mundo na hindi talaga kayo mayaman to begin with, di ba? Yung pinanggalingan nila sa Taytay, are we allowed to say kung saan po ba? Laks mga artista. Direk, pwede po ba? Sa ano po yan? Barangay Dolores. Ayan. Hi po kay Kapitan Alan na ngayon ay mayor ng Taytay. Ayan. So, yun po yung pinanggalingan before. So, since nabanggit nyo na iPhone, can you show or can you tell us paano kayo na-invite ngayon sa iPhone? Briefly lang, para so that yung mga members and yung mga ano, magkaroon ng idea na para makasama o makapasok sa iPhone. So, kahit sino pwede mag-start? Ayan, so, ayan po, paano kami na-invite? Actually po, hindi kami talaga na-invite sa iPhone. Kasi, to be honest, yes, sama-sama po kami sa isang bubong. Pero yung, alam mo yung, may kanya-kanya kaming life kasi may trabaho po sila Melex, sila Carcel, ako din po may trabaho. So, yun po yung time na hindi kami, kumbaga walang pakialamanan sa kanya-kanyang buhay. So, way back 2016 na I still remember. Then, nagkakaroon na sila ng result, okay? Nakikita na namin nagkakaroon sila ng magandang buhay, gumaganda na yung lifestyle nila. Ito, lagi ko din pong kinikwento sa mga downlines namin. Doon po yung time na nagkaroon kami ng interest sa iPhone. Kasi to be honest po talaga, yung iPhone po or yung network marketing, hindi, kumbaga, kami pong dalawa, close-minded talaga kami. Kasi yung nanay po namin, bata pa lang kami, elementary, hanggang sa nagtatrabaho ako, mahilig siyang sumali sa isang company. Networking, any company, hindi iPhone. Pero, di ba, ang pangako po is prosperity. So, hindi nangyari sa kanya. Kaya na implant sa utak namin na hindi kami sasali sa ganitong sa networking. Kasi nga, nakita namin sa nanay namin, hindi naman siya yumaman. Bakit pa kami sasali? Until such time na nagkaroon sila ng result dito sa iPhone, nakikita namin, hindi na sila umuuwi, nagkakaroon na sila ng nag-uuwi na sila ng kung ano-ano, luxury items, nag-uuwi na sila ng sasakyan. Doon kami na open, 'di ba? That time, sorry Jack to cut you. Ikwento mo yung ano, yung may nakita mo yung malaking ano, dati sa iPhone kasi may iPlay, tsaka incentives na malaking karton. Kwento mo. Yun. Yes, perfect 'yun kasi yung time na nag-uumpisa sila, that's SFVP ata. Yun yung meron sa Laban o Bawi, 'di ba? Yung pag nanalo ka ng 1 million, meron kang malaking cheque. So, yun yung nakita ko. And siguro ma-apply din po natin dito kasi ang tao, karamihan sa Pinoy, to see is to believe. So, yun yung time na nakita namin, ay, parang hindi na to biro. Hindi na to just part-time lang, extra income lang. Nung nakita ko na ang laki na ng kinikita nila, nagpa-500,000 sila, tapos may plaki pa nun, yun yung moment na talagang sabi ko, sasabayin na ako sa kanila. Kinain ko po yung pride ko, yung ego ko na hindi sumali sa kanila. And doon nag-start na kami po yung lumapit po sa kanila. Ayan. So actually, pinaposition kami ng sister at ni Aplin Alex. No? And at that time, I was in Saudi. So, ina-assure ko sila at that time. Lagi ko sinasabi, power. Kasi hindi nyo man po matanong po, magkakasama na po kami before. Alright, so hindi mo maalis sa akin na sa ibang other companies na hindi kami kumita doon, ano? Kumita so, naman, di tayo yumaman. Hindi kumita pero hindi yumaman, tama? Bariya lang, no? So anyway, yun nga at that time, so parang inaasar-asar ko lang sila at that time sa Saudi, pero naging turning moment ko yung nakita ko yung 1M na income nila when I was in Saudi. That was around August or September of 2018. Na sabi ko hindi nabiro yung 1 million sa Pilipinas. Tama? Kumita ka ng 1 million sa Pilipinas, for sure may malaki kang negosyo, tama? So at that time, I was in Saudi, nagpapakahirap ako, nagtatrabaho ko for different part-time, may regular job ako, part-time job. So pagod kong pagod talaga. Pero ang hanggang pinakasiling ko lang siguro, 150,000, 200,000. Sama-sama na po yun, kumbaga paguran. So, yun na nga, sabi ko,
ano na nag-message na ako sa kanila that I want to do the iFern business full time na. And sabi nila bumalik ka na lang Pilipinas kasi mas malaki yung kikitain mo rito, no? Mas tatrabaho pag trinabaho mo at ginawa mong business full time si iFern, mas malaki yung turnaround, which is nangyari nga po. So, of course, lubos yung pasasalamat ko sa kanila because they were guiding us, no? Since day one, no? Talagang lahat ng mga yung nilalatag nyo, yung narinig nyo sa akin, kopya ko lang sa kanila yun. Tama? kung nagagalingan ko sa akin, mas magalingan ko sa kanila. Dahil lahat yung galing sa kanila yun, kinopya ko lang lahat yun. Kopya yun. Kung ano nga eh, meron isang member, sabi niya, alam mo, pag naglalatag ka, para kang si Alex. Alam mo, pag naglalatag ka, para kang si Melay. Nakukopya mo yung mga sinasabi nila. Eh, ganun po talaga. Kasi po, pag magaling ka mangopya dito, mas mabilis kang ayaman. Yeah. So, thank you, Appliance. Alright. Yeah. So, should we take that as a compliment ba? Okay, so, recap. So, si Appliance Jack, ang sabi niya kanina, napapansin niyo daw, pag umuwi siya sa bahay, may nadala-dala daw kami yung mga plaque or mga ano. So, parang naano siya, oh, wow, parang na-curious. And then, si Appliance Carlo, ganun din. Na, habang nasa OFW, nakikita niya yung mga income namin and all that. So, hindi biro ang 1 million, okay? So, ngayon, ganun sila na ano na na-entice. So, ikaw naman, Mel, bilang ikaw naging panganay sa kanila, and I would like to say you serve as the catalyst sa iyong family, paano ka naman na-invite and paano mo naman sila na-move or para na-persuade to do the iFern business? Ayan. So, na-invite ako ni Appliance Zack Lopez, yung matangkad dito sa iFern. Lahat naman kayo kilala, di ba? Si Appliance Zack. So, dati, magkakasama na nga kami sa isang network marketing company. Years ago, Glutathione. Pero lahat ng mga sinasalihan ni Appliance Zack, hindi na ako sumali after that. Kasi sabi ko, babalik at babalik ako ng network marketing, depende na lang kung anong company. Okay? So, niyaya niya ako sa Royal. O, di ba, magpapangalan ako. Sa Royal, sabi ko, beauty products, wala naman masyadong bumibili ng beauty products. Tsaka, ang tagal na. Niyaya niya ako sa AIM Global. Sabi ko, okay naman, pero matagal na rin. Basta marami pang company. Hanggang sa niyaya niya ako sa iFern. So, nung iFern, sinabi niya, from the maker of Fern C. And nasa Go Negosyo Book yung may-ari. So, yun lang yung dalawa na reason. Sabi ko, sige, apply, naasali na ako. Pero, pag version niya, sabi niya, matagal daw niya akong na-convince. Pero, in fairness naman, matagal kaming nagkita. Sabi ko, sige, sali mo na ako dyan, lagay mo na yung pangalan ko. Sabi niya, hindi kapatid, kailangan kitang latagan. Ganyan, ganyan. So, ngayon, since alam ko na network marketing, lalo na ito, is negative na sa networking, kasi nga, pagod kami dati, hindi sila yung first priority ko. Kasi diba yun yung una, yung family mo ang hindi maniniwala sa'yo. Lalo na, maka-yes, ang daming mga hugot, mga friends. Ayan. So lalo na kung nanggaling ka na dun sa the same industry, tama? Pero nung 2016, sabi ko, yung first 6 months namin, sabi ko, parang iba to sa ibang networking ah. Tapos, sila, kinuhanan ko na talaga sila ng pera. Akin na yung pera nyo, ilalagay ko kayo sa genealogy ko para malalagyan ko kayo ng ilalim. So, naalala ko pa nun si Jack Chumeca siya kasi ginalaw ko yung name niya, left and right, gawa ng may iFly kasi, iFly Australia. Singapore. So, kailangan kong mag-direct, kailangan kong gawing builder. So, nagka-check siya, 10,000 yata yun or 8. 10. Sabi, wala pa kaming pera noon. Sabi ko, akin yung 5,000 dyan ha, kasi hindi ka naman nagtrabaho. Imagine mo, 5,000. Then, in fairness, naghati tayo noon. No? Binigay niya sa akin. So, ganun yung pag-invite. So, indirectly, hindi ko talaga sila in-invite. As in, never ko silang in-invite. Pero nung 2017, pinilit ko na sila. Kasi alam ko na, sobrang ganda nung iFern. So, kung ano yung mga nararamdaman nyo ngayon sa family nyo, normal lang yan. Itong mga to, 2016 ako, so 2017, nilagay ko na yung name nila. Dahil hindi pa, Chumeke na to, hindi pa rin kumilos. Kumilos sila 2019. Imagine mo, 3 years. Pero at least, nando na yung name nila, ba? Diba? So, ganun ang gawin nyo sa mga kapatid nyong hinayupak, ba? Diba? So, mga ganyan. Ilagay nyo lang yung mga pangalan, okay?
Alright, so the strong message there is kung may family kayo, kapatid, asawa, or anak, isama mo na, papwestuin mo na. Kasi still at the end of the day, paaring hindi pa naintindihan ngayon, but eventually maintindihan niya at pare-pareho kayong yayaman. Sabi nga ni Sir Tom, don't give them fish, teach them how to fish. Okay. So pag hindi sila nag-join, give them fish na may tinik. Ganun. Yes, oo. Pag hindi sila nag-join, lumangoy siya, kumuha ng fish, ganyan. Okay, so since nabanggit nyo na, di ba, nakuwento naman nila paano sila nakapasok sa iFern. So, ngayon, since sa konting parang additional info din, since na pa-iFern kayo, for sure, na-hook kayo, may it be marketing plan, products, company, Sir Tom or owner's profile, pero ano lang, just a little background lang. Doon sa kanina nabanggit, doon sa ating product ng iFern, ano ang pinaka-favorite ninyo? Again, lahat magaganda, pero syempre, innate para sa atin may favorite eh, di ba? So, ako kasi primarily Silver Fresh, pero mami ako explain yun. Pero sa inyo, ano yun? Hindi naman mag-share eh, di ba? So, ano ang pinaka-favorite na product niyo doon sa iFern? Ako, well, yung flagship natin, Ferndy po talaga, no? I love Fernactive, pero mas favorite ko si Ferndy. Kasi meron akong bukol. Ako, sariling testimony mismo ng products. May bukol ako sa likod before. Malaki siya. That was when I was in Saudi nga. So, pag nagsasando ako or pag nagti-t-shirt ako na fit, kita mo agad yung umbok sa likod ko. Tapos, nawala siya because I was... Kakainom ko lang ng 10-10. Sabi niya, inom ko 10. Inomin mo 10. 10-10. So, in just a matter of one month, one time naligo, pagka pa ako, umimpis na. Alright? So, nawala siya. Tapos dito, no? Sumunod nun, nasundan, parang dito, may tumubo din. Basta lumaki din siya bigla, parang ewan ko kung parang muscle at nag-hypertrophy yung muscle o parang may na-twist dun sa muscle, kaya siya lumobo. So, anyway... Siyempre, nagawa ko na sa likod. Ginawa ko natin. Nag-booster ako ng Ferndy, yun nga, yung vitamin D natin. Hanggang sa iniisip ko, akala ko ako na yung kauna-unang lalaki sa buong mundo na magkaka-breast cancer. Kasi may bukol dito eh. pero nawala siya. Ayun, ito, pag naka-side view ako ganun, makikita mo yung book before. Pero because of the Ferndy, tawag nga natin doon, miracle pill, bukol buster. Totoo po yun, no? So, marami na napatunayan, hindi lang naman nagkaroon ng bukol na nawala. So, kung may bukol kayo, pero yung nauntog kayo, ha? Ibang bukol yun. Mawawala ng kusa yun. Ayan. So, Friend is my favorite product. So, yung bukol po niya, lumipat na po sa ulo. Andito na. So, Friendy, bukol buster. Ikaw, si Applen Jack naman. Actually, dalawa eh. Pero unahin ko na lang siguro yung Fern Active. Yan. Yeah. Tuwan-tuwa kayo. Tatawagin ko ba si Applen Arlene? Ikaw mag-explain. De, joke lang. Fernactive para sa akin kasi, 2018, 2019, 2020, nung wala pa ako sa iFern, naoperahan kasi po ako, ruptured appendicitis, and naging effect yon, bumaba yung immune system ko. Nung nag-work pa ako as employee, every time na uuwi po ako from work, alam niyo yung pagod na para kayong gulay. 'Di ba yung parang wala na kayo energy. Pero yung Fern Active, once na tinake mo siya morning or kahit morning pa lang, pag uwi mo sa bahay, hindi ka feeling gulay, hindi ka feeling lata, no? Tama, malakas ka pa din. Hindi siya agad-agad yung pagbagsak ng energy. So para sa akin Fern Active. And siguro pwede ko din sabihin po yung Fern D kasi way back 2020, nagkaroon ako ng COVID last May 2020. And yung Ferndy, sobrang laking tulong po sa akin. Lahat ng symptoms, lahat po, yung lagnat, sakit ng ulo, yung oxygen level ko po, nasa around 60 to 70. Tinamaan po ako na malala talaga. And kaya ko sabihin na 50-50 na ako noon kasi wala, hindi ko na talaga siya parang kaya. Pero, nag-take ako ng 10 Ferndy lang. Meron kaming message niyan, actually naging naging testimony nung pandemic to. 19 minutes exactly 19 minutes po. Lahat po nung nararamdaman ko totally na wash out po, nawala. Gumaling po ako, pinagpuwisan lang ko ng sobrang lala. And Ferndy talaga yung pinaka nagpagaling sa akin kasi wala pang gamot that time eh. So para sa akin po, Ferndy tsaka Fernactive. Ferndy and Fernactive. All right. Sa Apply Melay naman. Ay, by the way, grabe no. Hindi lang natin nabanggit kanina on Napuri no. She's wearing actually wala niyo kung magkano. This sweat, matawag, sweat or coat siya. It's LV Louis Vuitton that's worth
220,000 pesos. Yes. Binili po namin yan sa Dubai nung kami po'y pinadala sa LV Fashion Week sa Bangkok. Ay, sorry. Sa Bangkok pala, sa Bangkok. Ayan. Diba? Yes, tayo ka na lang. Ano ko na lang, sino mag-PPL ng 10 premium plus? Bibigay ko to. Ako, simple lang, mabilis lang, Aurora products. Lahat ng Aurora products. So, yung iba sa inyo nakita na yung before ko. So, tingnan nyo na lang yung mga Facebook ko. I-search nyo lang. Dai, talagang mamahalin nyo yung Aurora products. Dugyot kung sa dugyot po ako. Pangit kung sa pangit talaga dati. So, because of Aurora products, so super nice. Ayan. Okay. So, ayan sila Arlene, no? Sila Arlene, yung makikita nyo naglulooping. Lahat kami ng mga before, grabe, ang papangit talaga. Aurora lang po. So, kung napapangitan kayo sa sarili nyo, Aurora lang po. So, parang ano din, sending the message, may pag-asa pa. Yes. Okay? So, actually, Fern D, Fern Active din, Aurora Products. So, ngayon, pagdating sa marketing plan, bahala na kung sino gusto mauna. Alin din ang pinaka nagustuhan ninyo? Either madali or dahil sa madaling execute or whatsoever, alin doon ang pinaka nagustuhan nyo? Ako mabilis lang, group sales rebate, okay? So, group sales rebate, ibig sabihin yung kahit hindi ka na mag-refer, kahit wala nang recruit, wala ka nang, kahit hindi mo na i-encourage yung ibang tao na mag-join, meron ka pa rin income. So, ang pinakaunang GSR namin or Unilevel namin before was 17 pesos. 17 pesos ha, pero ngayon ang GSR namin, actually hindi ko pa na-check. Happy GSR to everybody, yung yes, mga nakatanggap ng GSR. 15th of the month. So, yeah, so unang GSR ko 17 pesos, pero ngayon yung combined GSR namin is 700,000 pesos. Yes. No recruit at all. So sa ayaw at sa gusto natin, yung iFern products magiging household brand. Yes, ako naman po, ano, Team Sales Commission, number 3 nakitaan. Kasi unang-una, ako po employee, so wala akong background sa pagbi-business. Pero nung nagkaroon kami ng mga negosyante po ng mga business partners, sobrang ganda pala nung business po natin. Bakit? Kasi po, sa traditional business po, kapag nag-umpisa ka, kapag yumaman ka, ikaw lang mismo yung kikita. Sa Team Sales Commission, in the beginning, kayo po muna yung kikita. Papakitain nyo po muna yung sarili nyo. Then eventually po, yung mga sumabay sa inyo, yung mga nagtiwala po sa inyo, sila naman po yung next nakikita. So napakaganda kasi helping business po yung iFern. And talagang ano, kumbaga ang daming pwedeng yumaman. Meron din siyang leveraging. Yan. So GSR, Team Sales Commission. And then? Ako din, na Team Sales Commission. Actually, lahat ng 6 ways sa marketing plan, sobrang ganda. No? But of course, laging standout dyan yung Team Sales Commission. Bakit? Tanong nyo kung bakit? Bakit? Kasi sa dalawang tao lang, yayaman ka na. Ay, grabe, tama. Left and right lang, tapos wala na. Palakihin mo na lang yung grupo mo. Sabog yung income ng grupo mo, sabog din po yung income nyo. Ayan. Alright. So, grabe, no? Ganong kaganda yung marketing plan dahil sobra ang daming nagagawa at natutulungan. Okay, so fast forward na tayo, okay? Fast forward na tayo. Now that majority of the people here already know your success, 'di ba? Yung hardships nyo and all that. Yung journey nyo dun sa success na 'yon. Ano yung lesson na natutunan niyo? And if babalikan mo yung younger self mo, anong sasabihin mo sa kanya? So what did you learn, yung lesson na dito sa journey nyo sa iFern, at kung ano yung nakuha nyong lesson, kung babalikan nyo si younger self nyo, ano ang sasabihin nyo sa kanya? English eh. Hindi, siguro yung lesson, no? I mean, normal naman lahat, no? In every business, there will be hardships. Tama? Hindi naman, wala namang negosyong madali. Tama? Especially sa traditional business. Pero dito sa iFern kasi, yes, dadaanan mo yung mga humps and bumps. Tama? Pero ang laging sinasabi ng mga uplines natin that you just have to pass them through. Lagpasan mo lang. Tama? Huwag mo tambayan. I myself, no? Ako, ilang beses na akong kamuntigan na talaga. No? I mean, there were times na talagang kami ni Michelle down kami, no? Pero sabi nga ng mga uplines namin, sabi ni Sir Tom, lampasan mo lang, because that's part of the struggle of going to success. Tama? Now,
nilangpasan nga namin. And we are grateful and thankful kasi 3 years na kami dito sa iFern. Going 4 years come next year. And grabe po yung binalik talaga ni iFern. Of course, we are very thankful to Mr. Tumanitan. Lagi ako nagpapasalamat sa kanya kasi yung hindi po biro magpayaman ng tao. Tama? Kasi kung wala ka namang bilyon na wala kang mahabang PC, hindi mo kaya magpayaman ng tao. Kung ikaw nga mismo hindi mayaman eh, paano mo papayamanin yung kapwa mo? Tama? So, kaya lagi tayo magpasalamat because nandiyan si Sir Tom, nandiyan si Madam Kim, nandiyan si Lord, and nandiyan yung mga uplines natin to guide us, no? No? To guide us para tayo din po is yumaman, makapag-share ng blessings, makapagpayaman din po ng ibang tao. Now, to my younger self, no? Ano ba, 3 years or 4 years ago, siguro, lagi yung sinasabi ni Michelle, kung sumabay kami sa kanila, maybe we're already earning 1 million, 2 million buwan-buwan. No? But it's never too late. I believe there's always a right time for everything. Kung ngayon pa lang kayo na-invite, no? Ng mga nag-invite sa inyo ngayon, tama? Kung ngayon kayo na-invite tapos pinalampas niyo yung the other year or the previous year, okay lang. Maybe it's not your time before. But I believe your time is now. Alright? Alright, grabe. Upline Jack, andyan si younger Jack sa harapan mo. Anong sasabihin mo sa kanya yung lesson na nakuha mo sa iFern? Lesson, ayan. Siguro, pinaka the best lesson na natutunan ko sa iFern is yung self-development. Kasi, hindi ko naman sinasabing perfect na yung attitude namin o yung attitude ko. Pero sa iFern, sobrang ano talaga eh, sobrang hindi lang po yung bulsa niyo yung mababago. I mean, hindi lang yung dating kayo yung mababago, pati yung sarili niyo. Okay, yung leadership skills po ninyo, yung the way po na makisama ka po sa mga tao, sa mga downlines mo or sa mga business partners mo. And para sa akin very very important 'yon kasi kumbaga sa Pinas, alam mo yung ano yun, alam mo yung sinasabi na crab mentality, 'di ba? Kasi dito sa iFern, for sure agree kayo na dito pag nasa iFern kayo, lahat positive. Tama, lahat positibo, bawal po maging negative. So, kaya ano po, kumbaga para sa akin yung self-development or yung maturity, yung very very important po dito kasi yun po nag-start ako as bata. So dito maano talaga ma-develop talaga yung ano mo, yung pagkatao mo. And kung kaharap ko yung sarili ko, siguro masasabi ko sa kanya na ano, buti na lang. 'Di ba? Buti hindi ka ano, tawag nito. Siguro nangyari siya kasi 'di ba meron sinasabi na ano na everything happens for a reason. Tama? So parang katulad po sa inyo, siguro kaya kayo nandito para mapakinggan po kami. For sure, meron mangyayari and naniniwala po kami dyan. So, masasabi ko siguro sa kanya, thank you. Diba? Thank you at kumbaga naging malakas ka. Diba? Naging matapang ka. Hindi ka sumuko sa buhay. And pinaglaban mo yung pangarap mo. Pinaglaban mo yung pangarap mo para sa family mo. And ito yung naging reason or ito yung naging kumbaga final destination patungo sa success. Ayun po. Yes, of course. Last but not the least, upline Melay. Yes, for my younger self, ako sasabihin ko talaga good job. Buti na lang. Buti na lang ambisyosa ka. Buti na lang mapangarapin ka. Buti na lang hindi ka nakokontento. Kasi dahil sa attribute mo na yon, maraming nadamay na buhay, di ba? So hindi lang yung mga anak ko, pati yung mga kapatid ko, pati yung pinsan namin sa Davao. So kagaya ng parang message ko lang din sa inyo na parang nandiyan eh, nandito na si iFern eh, diba? So, it's either buti na lang o kaya sayang. So, ang tanging ano lang, ang tanging nanghihinayang lang ako, sana, nung line of 20s ako, kasi si Jack 28 years old. So, darating yung time na, kasi ako po, 28 years old si Jack, ako kasi 29. So, pagka 20...
Ay, grabe, hindi na. So, imagine. So ano, ako 18. So, ibig sabihin, darating yung time, si Jack tsaka si Carlo, mas mayaman sa akin, sa amin. Kasi ako, 41 na ako. So, sana nakita ko yung iPhone nung line of 20s ako. Pero, again, sabi nga, may perfect time. So, either senior citizen ka, bata ka, or ano man yung edad mo ngayon, tama si Carlo, your time is now. Ngayon, laging, ang gusto kong itanong parang itanong ni Alex sa akin, parang, kasi meron kaming driver na i-hire sana, ka-chat lang niya kagabi, kaninang umaga, patay na. Oh, totoo, ganyan din yung reaction ko, ha? Ibig sabihin, guys, walang assurance yung buhay. Tama? So, gusto kong itanong na parang, if this gonna be my last day, hindi mo alam paglabas mo, last day mo na, di ba? Hindi nyo alam. So, if this gonna be my last day, anong sasabihin ko? Parang, Buti na lang din na nakita ko si Ifern. I think I've served my purpose. Na parang ay, kung kunwari last day ko na, wag naman sana. Parang yung anak ko, hindi ako sisisihin, ginawa ko yung lahat. Parang si Chano, ay, di ba parang kilala niyo si Chano? Si Chano, di ba? So si Pinky Nones, nung nawala siya, so Ibi, parang nagawa niya na lahat. Tingnan mo naman, may Chano Nones tayo na napapamana talaga yung negosyo, tama? So kayo na nandito, nakita nyo na ngayon, di ba? Nakita nyo na ngayon yung iFern business. Huwag nyong ipangbahala, huwag kayong selfish. Kasi pag hindi nyo talaga ginawa sa iFern, selfish kayo, hindi lang sa sarili nyo, pati sa mga anak nyo. So gagawin nyo yung iFern, hindi lang para sa inyo. So if this gonna be your last day... Segment o talk show about the iFern that na nangyari sa bawat pamilya. Pamilyang Sumalinog, for sure kung nangyari sa kanila, marami rin at posible na mangyari din sa bawat pamilya dito sa iFern. As long as merong naniniwala, at ako, strong message lang, as long as may isang maniwala sa pamilya, you will serve as the mover and shaker of that family. Hindi ka pwedeng maging choosy kung wala kang dapat ipagmalaki. Andyan ang opportunity, i-grab mo until you reach its prosperity for you and for your family. Alright, so palakpakan po natin again. Upline Jack, upline Carlin, upline Melanie Sumalinog habang kami ay nag-groovy. Alright, maraming salamat. But before I totally let you go, meron pong inihanda na special number ang ating Emeren Presidential Director. So, gusto niyo po ba siyang kumanta? Yes! Gusto niyo ba siyang sumayaw? Yes! Gusto niyo ba ma-entertain? Yes! Hindi ko na patatagalin pa. Again, our Emeren Presidential Director, Million Dollar Club, Melanie Sumalinog. Ayan. Okay, so habang sinusundo natin si Sir Tom, di ba? Sobrang swerte natin. Pakikuha ng bag kong 3.5 million. Okay, so just to wrap it up, guys. Okay, so sige pa. Asan yung clicker po? O, next mo na lang, kuya. Ayan. Clicker, kuya, or next. Yan ba yun? Parang mali yata. Ayan. So, again, just to wrap it up. So, sanay na sanay tayo, Pilipino, sa sandwich generation. So, sino yung nakakaalam ng sandwich generation? Yung aside dun sa mga napakinggan na to. So, wala. Hindi nyo pa alam na yung sandwich generation. In fact, hindi nyo alam na nasa sandwich generation kayo. Okay? So, ibig sabihin ng sandwich generation, ayan o, refers to middle-aged individuals who are pressured to support both aging parents and growing children leaving little savings for their retirement. So, ibig sabihin, for example, ako. Ako yung middle-aged. Okay? So ngayon, yung parents ko, every time na may kailangan sila, renta, o kaya pangkain, o kaya pagka na magka-emergency, ma-hospital sila, sino ang gagastos? Ako. Tama? Ngayon, yung anak ko magte-tuition. Okay? Magte-tuition yung anak ko, may mga gustong, yung anak ko, damit, whatever. Sino ang gagastos? Ako. Okay? So sandwich. Okay? So ngayon, ang nangyari sa sandwich generation, paulit-ulit lang kung wala kang gagawin na iba. Okay. Ngayon, ang mangyari, for example, si JC naman o yung mga anak ko naman yung magiging middle-aged. So, ako na yung
lola, tama? Ako na yung parang yung lola. So ang mangyayari, since wala kaming binagong iba, ang mangyayari, ang gagastos sa akin yung mga anak. Eh yung mga anak ko magkakaroon din ng anak. So paulit-ulit lang kung wala kang gagawin na iba, okay? Saan to i-click? Ay. Ayan. So yun yung nabanggit ni Carlo kanina, sa isang bahay kami nakatira, isang motor ang service namin buong family. Ayan. So kita niya si Jack naghuhugas ng plato kasi meron kaming karinderya. Ayan yung papa kong sobrang sipag, mabait yung papa ko. Ayan kami. So ibig sabihin, ayan nagko-call center kami, nakatira kami sa isang bahay. Okay? Kung hindi namin nakita si Ifern, baka mamaya hanggang ngayon dalawa na yung anak ko nakatira ako. Ayoko gumastos, 'di ba? Kasi kulang yung sweldo. So ginawa namin si Ifern as part-time. So nung ginawa namin sa Ifern ng part-time, 4 hours of focused work a day for 6 months will change your life. So sino dito ulit yung nagwo-work pa, nagtatrabaho pa? Ayan. So yung mga nagtatrabaho, gawin nyo sa Ifern as part-time. Okay? 4 hours a day, walang palya. Okay? Gawin nyo siya kasi ginawa ko yan June 2016 to December of 2016. Part-time kami sa Ifern, 4 hours yung ginagawa namin. Unang check namin, 35,000. Every month, meron kaming natatanggap. May isa kaming check yung 2020, magkano yan? 160,000, so medyo tumaas-taas. So ngayon, ang ginawa namin, nung January, nag-resign na ako. Nung nag-resign ako, ginawa ko si Ifern as full-time. So sino dito yung full-time sa Ifern? Full-time. Okay. Ngayon, sa mga full-time sa Ifern, bibigyan ko kayo kung paano magtrabaho sa Ifern full-time. You have to work 24/7. Anong ibig sabihin ng 24/7? You will work 20 hours a day with 4 hours of sleep in 7 days. Nakikita nyo? Full-time ka na eh. Ngayon, ang ganda ng Ifern, isagad mo. Umidlip ka lang. Ginawa namin yan for 3 years, guys. Maniwala kayo. Idlip lang yung katapat. Okay? So, natutulog kami sa pagka kung saan kami manatnan, tutulog kami sa kotse. So, lagi nyo yung tatandaan yan sa mga full-time. 20 hours a day, 4 hours sleep in 7 days. So, sabi ng nagpa-part-time, shit, ayoko na mag-full-time. Bahala ka. Pero tingnan mo naman ang pwedeng mangyari sa'yo pag ganyan ang magiging formula mo. Bam! Never depend on a single income. Kami ni Alex, 4 million to 5 million a month ang kinikita. So worth it ba mag full-time? Worth it ba magtrabaho ng 24/7? Okay. So ayan. So yung mga kapatid ko, ganun din full-time from isang motor. Tingnan mo yung nangyari sa kanila. Ayan. O diba? So sobrang dami ng mga sasakyan. Okay, hindi na kami mukhang ulikba or dukha. Tingnan nyo naman yan, di ba? O, yan, kami ni Alex yan. O, bam. So, imaginein mo, isang pamilya na nakatira sa isang bahay na may isang motor. Yung nanay ko, racket dito, yung nagpa-parlor, di ba? Ganun yung nanay ko. O, tingnan mo, meron pa akong 17 million na sasakyan. So it is too good to be true, but in Ifern, it is true. Okay, alam mo, hindi ka mag-aantay ng 20 years para mangyari yan. Nangyari lang yan sa amin in just 6 years. At hindi lang kami, buong pamilya ang nangyari sa amin na ganyan, okay? So again, every family has a person who breaks the chain of poverty, and may you be that person, okay? So again, thank you so much. Thank you, everyone.